Everyone. So ayun, linawin ko lang ha. Ngayon po, mainit na mainit ang usapan about sa 20 pesos na pinangako daw ni PBBM. At ang mga naghahanap neto, lilinawin ko lang po, hindi po yung bumoto kay PBBM. Ang mga naghahanap po neto ay yung mga kakampeng. So, naalala ko lang nung eleksyon, etong mga grupo ni Lenny Robredo, yung kanyang mga supporters, ay may sinasabi about sa mga BBM supporters na talagang abala nung eleksyon. Sabi nila, ang mga supporters daw ni PBBM ay mga walang pinag-aralan, mga mahihirap, hindi raw katulad nila, may mga doctors for Lenny, lawyers for Lenny, teachers for Lenny, model for Lenny, kung ano-ano pang mga may profesyon at talagang sinasabi na ito ay mga nasa alta sa syudad. Di ba? So, kung isa kayo sa nakaranas na hinamak nitong mga supporters ni Lenny Robredo nung election, comment nyo sa baba ng video na ito kung ano ang sinabi nila sa inyo. Sa akin, sinabi nila, isa raw akong bayaran. Ang habol ko lang daw kay PBBM ay ang Taliano Gold, no? So ngayon, eto na. Nung eleksyon, ang ating mahal na presidente ay nagpakawala ng mga katagang, no? Pipilitin niya, no? Ang kanyang pangarap ay maabot ang 20 pesos na bigas. Ito po ay kanyang pangarap. Pero hindi po niya pinangako. Pero itong mga supporters ni Lenny Robredo na mga nasa alta sa syudad ay hinahanap ngayon yung 20 pesos na bigas. Ang totoo, akala ko ba kayo yung mga mayayaman? Akala ko ba kayo yung mga may pinag-aralan? Pero bakit parang kayo ata yung mga walang makain, ano? Alam nyo, itong mga supporters ni Lenny Robredo, naniniwala naman ako ng mga mayayaman tong mga to. Kasi pag tinignan mo yung mga profile nila, actually, doon sa aking Facebook page, iniisa-isa ko yung mga nagireklamo sa 20 pesos na bigas. At pag nakita mo yung profile, talagang mga may sinasabi, no? Kung ito ay mga totoong account, mga legit na account sa Facebook, talagang pag-linik mo yung profile, talagang mukhang mga mayayaman, eh. Mukhang mga may sinasabi eh, pero bakit hinahanap ang 20 pesos na bigas? Kasi yung totoo, kaya nila hinahanap yung 20 pesos na bigas, hindi nila makaya until natanggapin na talo si Lenny. Alam nyo, mga kakamping, move forward. Wala na kayong magagawa. Tapos na ang eleksyon at si Lenny Robredo ay isa na ngayong katulad ninyong simpleng mamamayan na lang. At sa ayaw at sa gusto ninyo, si PBBM na ang presidente. At ulitin ko, hindi pinangako ni PBBM ang 20 pesos na bigas kung hindi ito ay kanyang pangarap upang ang mga Pilipino ay hindi na makakaranas ng gutom. Pero ang pangarap ay tinatrabaho at pinaghihirapan. Hindi ba't kayong mga doctors for Lenny, kayong mga nurse for Lenny, mga teachers for Lenny, bago ninyo nakuha yung inyong mga profesyon, eh hindi ba't nag-aral kayo mula kindergarten hanggang sa makatapos kayo at hindi biro ang inyong pinagdaanan para maabot ang inyong mga pangarap? So, ganun din po ang 20 pesos na bigas. Hindi ito imposible. Posible itong maabot, pero ito ay pagtatrabahuhan pa. Hindi sa isang pitik, mayiging 20 na ang bigas. Sana maintindihan nyo yan. Ano? Sana malaman nyo, kayong mga may pinag-aralan, kayong mga mayayaman, sana maunawaan nyo yan. At kung kayo ay nagre-reklamo sa 20 pesos na bigas, gusto ninyong maging 20 yung bigas pero yung milk tea ninyo apakamahal.
Lagi kayo nakatambay sa Starbucks, sa mga mall, nanonood ng concert, ng kung ano-anong mga trouble. O, di ba? Tapos, 20 pesos na bigas, binibig deal ninyo. E di wow, pangarap ng ating mahal na presidente na mapababa ng 20 pesos ang bigas. Pero ito ay pagtatrabahuhan pa niya. Kung ito man ay hindi maabot sa kanyang termino, maaaring sa susunod na presidente, ito ay makakamtan. Dahil ang pag-abot ng isang pangarap ay hindi biro, pagtatrabahuhan, pagpapaguran, at sana naman yung mga umaasa ng 20 pesos na bigas, yung mga nagpipilit na 20 pesos na bigas, tignan nyo rin naman yung ating mga farmers. Kung doon ba sa 20 pesos na bigas, ay may kikitain ba sila? Pabor ba ito sa kanila? Merong isang pagkakataon nung termino ni Pinoy, ito ay nangako. As in, pangako, hindi pangarap. So bago ko ipagpatuloy, panoorin niyo muna ang sinabi ni Pinoy. Tingnan naman ang 2015, hindi lang natin mapapabilis ang biyahe mula Baclaran hanggang Bacoor, kundi madadagdagan din tayo ng pinatayang 250,000 na pasayarong ang maisasakay kada araw dahil sa LRT Line 1. At pag hindi ho nangyari ito, nandiyan po si Secretary Abaya, na makakasiwa ng proyektong ito, dalawa na kami magpapasagasa siguro sa trip. Ako po hindi makapalam mukha tinulungan akong mag-isilbing tao at totoo sa lahat na kausap. Turo po ng tatay ko sa akin, pag nagbita ko na salita, mahirap po madali, kailangan mangyari ito. So, narinig nyo, magpapasagasa sa tren pag hindi ito natapos. Pero hindi ginawa. Pero pinangako. Di ba? Kaya ganun talaga yan. Alam nyo, kesa ubusin ninyo yung oras ninyo, kakabash ang gawin ninyo, tulungan ninyo yung inyong mga ibang kakamping na parang atang wala nang makain kaya't nagmamadali na sa 20 pesos na bigas. Kaming 31 million na bumoto kay PBBM ay hindi umaasa o hindi inaantay ang 20 pesos na bigas. Yung natalo ni PBBM, si Lenny, yung natapos ang kabanata ng dilaw, sapat na yun sa amin. Ulitin ko, ang pangarap ni PBBM ay maging 20 pesos ang kilo ng bigas upang wala ng Pilipino ang magugutom. Pero ang pangarap, tinatrabaho at pinaghihirapan. Walang magic, okay? So marami pong salamat. Muli, suportahan natin si PBBM dahil si PBBM ay nagtatrabaho at nagsusumikap upang maabot ang pangarap niya para sa bansang ito. Muli, ako po si Mami Peng, isang Marx loyalist, Marx noon, Marx ngayon, at Marcos pa rin. Talo na si Lenny. Wala nang bawian. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, mag-like, subscribe, and click nyo po yung notification bell para every time na ako po ay magla-live or mag-upload ay ma-notify po kayo. Muli, talo si Lenny.